Hello mga kabi, magandang araw and welcome back sa ating channel. So yun, pasensya na ko, medyo matagal tayong hindi nakapag-video, nakapag-vlog sa mga waiting dyan. Kahit pa paano humingi ako ng pasensya kasi medyo matagal tayong nakapag-vlog. So yun, ano nga ba ang video natin for today? So, kung nakikita nyo mga kabi, so, ito yung substrate ko, yan. Tapos, mga enclosure, ang gagawin natin ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-prepare bago ko i-breed ang aking mga tarantula. So, bago ang lahat, kunin natin yung mga TS natin. So, babalik. And ayun mga kabi, welcome back. So, ito tayo ngayon sa aking mga alaga. And, lovebirds ko, yan, mga hand-feed ko na ibon. Yan, si Neo, si Kaja, tapos si Sky yung nasa likod. So, yun. So, Sir Nathan, yun yung ibon mo na si Sky. So, yan. Hi, Sky. Hello. Tapos si Nia. Yan yun. Back to topic tayo, no? So, ano ba ang kukunin nating pair? So, meron tayo dito isang pair ng baggage at isang pair ng albo. So, yun yung ibibari natin mga kabi, no? So, kunin lang natin sila kasi medyo marami. Meron pa sa likod. So, ayusin ka lang, ha? Eh, so yun mga kabi, ito na ang ating mga pair. So, yan. Then, bago ang lahat, ito yung enclosure na gagamitin natin sa kanila. So, ito yung magsisilbi nilang hotel. Then, i-explain ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng mga breeder ko bago ko sila i-breed. So, ito yung procedure ko, no? Then, wait lang, ayusin lang natin. Ayun mga kahabi, so ito na tayo. Malayin mo natin gawin is yung enclosure ni male. So dito natin sila ilalagay since mature male, medyo maliit lang sila. Kasya naman sila dito, kaya dito ko lang muna nilalagay. Yan, tapos naka-screenmation yung baba ko. So DIY ko lang yan. Dinigitan ko lang si baba. Tapos, ganun din yung isa, ito medyo maliit. Kasi maliit lang din yung lalagyan ng female dun sa i-breed natin. Ayan. So, ayun natin. So yun nga pala mga kabi, ang substrate na paglagay ko dito is konti lang kasi hindi naman sila magtatagal dito. Pansamantala lang para mapakilala natin sila kay female or ma-introduce natin si male kay female para pag nag-breed, hindi sila basta-basta kakainin ni female. So ganyan lang kaunti. Then pagkatapos naman binabalik ko rin agad dito kasi malamang niya wala namang mites kasi saglit lang din siya kamaayos naman tayo. Gumawa ng iglo. So, huwag nyo palang kakalimutan mga kahabi yung water dish. So, lagyan nyo sila ng water dish sa loob. Para kahit gano'ng katagal, okay lang, hindi sila basta-basta mamatay. Kasi nga, may kinukunan sila na tubig. Yan. Mamaya na natin i-transfer sila male. So, ayusin din natin yung enclosure nila female. So, lagyan natin sila ng fourth bar.
Pero make sure naman dapat nakakasya yung yan. Para may taguan. Taguan na. Yan, tapos dito si Mail. At least, nakikita sila. So, ito rin dapat. Hindi mas maganda makakagi. So, ito na lang, no? Yan. Ayan na lang. Lagyan natin ang sunscreen. Para hindi masyadong magastos, ganyan lang yung gawin natin. So, yan. Hindi ko na masyado pinuno ng substrate mga kabi kasi dito naman natin lalagay itong si Mail. So, ganyan yan. Ayan. At least ma-introduce natin si Mail tables. Para hindi sila magkainan. Yan. So, ganyan mga kabi. Ang setup ko dyan. Ba? Isa naman. Ito medyo malaki. Yan. So, yan. Shout out nila buong dun. Dark bark din. So, ligyan na rin natin. Sige na. So, lagyan natin ang substrate. Hello? Anong sabi mo pa? Hello, baby. Nag-video si Papa. Yan. So, ganyan. Ay, wait lang mga kabi. Medyo mahirap eh. Ano ito pa? Huwag yan. Kung anong tanggagang bato? Opo. Opo. So, huwag yan mga kabi. Bunso ko. Ano ito may gato? Ah, di ba? Madalita niya. Atong tato eh. Atong tato. Ayan mga kabi, ito yung setup ko na enclosure ng ating mga breeder. So pasensya na medyo naputol yung video kasi yung bunso ko maayaw makulit. So pinababa ko muna. Ang next natin gagawin is kukunin na natin yung ating mga tarantula, sila bagans at halyo. Anong kailangan natin? So syempre hindi mo mawala tong catch cup tsaka yung brush natin kasi bawal na hawakan sila. Kahit sabi mong old, new world sila or docile, may tendency pa rin kasi kayong sakmalin bigla, pag, lalo na pag nagulat sila. Na? Kaya,
wag na wag yung hahawakan basta-basta ang mga tarantula, lalo na sa mga beginners na kahit sabihin yung new world yan, eh kahit papano eh mayroon pa rin pangil yan na nakakasakit. Parehas naman yung makakabuti sa inyo tsaka dun sa TS, iwas stress sa kanila yun. And ayun, kunin na natin yung ating mga tarantula. Ayun mga kahabi, so nandito ang ating mature na male Albopilosus. Eh hindi ko pa sila nabibreed, so first time ko pa lang silang ibibreed ngayon. Yung bagans ko is second time ko na yung sila ibibreed ulit ngayon. Yung una kasi nabugok yung egg, hindi ko masyadong na asikaso. Napabayaan ko kaya natuyuan na substrate tapos naluto yung egg. So ayan, push yan. So medyo skittish to eh, itong male na to eh, kaya abang lang tayo. Kailangan dahan-dahan hanggang sa makapasok siya sa catch cup. Dahan-dahan lang nakakahabi. So eto na siya mga kahabi, yan. So lilipat natin siya doon. Wait lang mga kahabi. Yan. Lilipat natin siya dito. So bago pala lahat, kailangan natin na water dish muna para hindi na siya ma-stress mamaya. So panigaw natin yung ilaw. Electric pan, baka ma-stress yung tarantula. Yan. So, tubig muna mga kahabi para paglipat natin doon, hindi na siya ma-stress. Dahan-dahan lang. Yan. Working noise. Yan, okay. So, sunod na, ilipat natin siya. Same procedure lang, dahan-dahan lang din. Tapos na ba di? Samantala lang na dyan natin siya ilalagay. So balik muna sa loob. Sarado natin na baka magligalig pa. And ayun, so nandito siya sa loob mga kaabi, kung inyong nakikita. Next naman, so ang sunod natin is yung male na bagans. Ito medyo skittish din to, kaya medyo kailangan alerto tayo dito. So ayun siya, nandyan, ayan, surprise. Hindi lang, di ba? Nakita yung ganong skittish yun. So dahan-dahan lang din, ayan. Transfer. Tapos takpan. Yan. Tapos lipat natin sa enclosure na maliit. So ito yon, yung kaninang ginawa natin. Tulad na sinabi ko, water dish muna bago yung TS ilagay para hindi na siya ma-stress pag nandun na sa loob. Yan.
So, pasmado yung kamay ko. Tapos konting moist sa part ng water dish. Pwede rin papawin nyo yung water dish na lang kung gusto nyo. So, ganyan yung setup, mga kahabi. Ita-transfer na natin dyan si Mail. So, ito siya. Yan. Esensya na, medyo madilim. Slowly but surely. Yan. So, atras, body. So, yan. Huwag kang magwala, boy, ha. Yan. Baba. Yun. So, yun. Nandyan na sila. Ito na sila. Yan na siya, mga kaabi. Ayan. So, aakyat pa siya. Sarado na natin. Sarado na natin. Ayan. Ganyan. O, diba? Okay. Kukunin ko lang si female natin. Yung mga female natin. Welcome back, mga kabi. Sorry kung putol yung video, hindi ko napansin na out of storage na pala ako. So, eto na tayo nagbabalik. So, pasensya na kung naputol yung video natin doon sa pagkuha ko ng bagas. Pero, eto na update. Andito na siya sa catch cup. Itatransfer na natin dito sa hotel nila. Yan. So, konting kulang ulit. Mga kabi. Yan, 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 yan. Medyo mabait siya ngayon. Yan. Yun. O, diba? Transferred, transferred. Okay. Kung nakikita nyo, mga kabay, yun na siya. Yan. Okay, 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 okay. Pakita ko sa inyo. Wait lang. So, yan siya. Female. Tapos si male nandun. So, antay natin sila mag-settle dyan sa enclosure nilang bago. And yun, mga kabay, ganyan ang ginagawa ko before ko silang i-breed. Tinatransfer ko sila dyan para pagsamahin, pero isi-separate, ilalagay mo ng sariling enclosure si male, ipapasok mo lang siya sa loob ng enclosure ni female para introduce mo sila sa isa't isa para hindi sila agad mag-aaway pagka nilapag mo or magkakainan. Then, isa pang tips pala, mga kahabi, paglagay nyo dito sa enclosure, antayin nyo muna sila mag-settle sa enclosure, siguro mga one day, tapos busugin nyo si female bago nyo i-breed kay male. So, ang ginagawa ko kasi, inaantay ko sila mag-settle, tapos binubusog ko si female palagi, binubusog si female palagi, tapos inaantay ko na mag sperm web si male. Tapos, pinakikiramdaman ko lang sila dun sa topic nila pag nagtatap na rin si female. So, ready to breed na yan siya. So, huwag nyong gagawin yung magkahiwalay na enclosure tapos ilalapag na ugit sa isang bin para i-breed kasi magkakainan yan. Kakainin ni female si male, malaki yung tendency nun. So, ganun din naman kahit sabihin mo na pagsamahin natin sila sa ganito pero hindi mo pa rin babantayan, pwede pa rin yung kainin si male, kaya mas maganda yung ganitong setup ng klase ng preparing. Tapos, pag nag-breed kayo, babantayan nyo palagi sila bago masakmal. So, ingat palagi sa pag-aawak ng tarantula, mga kabi. So, yun yung aking preparation bago ko sila i-breed. Ayan. Okay, hanggang sa mag-settle sila dyan. Eh, ayun. So, yun, mga kabi. I hope na may natutunan kayo ulit sa na-share kong idea sa inyo. And, sa mga bago pala sa ating channel, don't forget to like, share, subscribe. Then hit the notification bell para maging updated ka sa mga next vlogs at videos natin. And maraming salamat ulit, mga kahabi. So, paano ba yan? Sa susunod natin ulit na video. So, happy keeping and happy birthday. Happy hobby. Goodbye.